Hello everyone, my name is Leon and you are watching Leon Guerrero TV. So for today's video, ikukwento ko sa inyo kung paano ako nakakuha ng multiple entry tourist visa sa Japan. So ito na yung passport ko, na-receive ko na from the agency. Takpan ko lang yung mga personal information ko, ayan. So ayan, pang thumbnails kasi yun. Ayan. So makikita nyo yan, yun. May pula, yung pula na sulat, yan yung nakalagay, multiple, 5-year na siya. 5-year multiple entry tourist visa, so meaning anytime pwede ka pumunta sa Japan within 5-year period na hindi nag-a-apply ng visa ulit kasi valid pa siya within 5 years. Ayan. So bali, sa akin, nag-apply ako ng multiple entry tourist visa sa agency na Rally Travel and Tour sa Mall of Asia. Bali, Monday ko sinubmit yung documents ko sa kanila. Then Tuesday nila daw isasubmit sa agency, sa embassy. Then Thursday, naka-receive na ako ng calls from the agency na nagsasabi na ready for pickup na yung passport ko, pero hindi nila pwedeng sabihin by phone kung approve ba or reject yung visa application ko. Bali, yung bayad ko sa kanila is 1,450, pero sa totoong buhay, sa totoong buhay, pero 950 lang ang bayad, pero kung mag-a-apply ka ng multiple entry tourist visa, plus 500, pero ibabalik naman nila sa inyo yung 500 kapag rejected yung application mo sa multiple, or kung naging single entry lang yung binigay sa'yo ng Japan, kasi nangyayari yun. Yung sa akin, 2019, nagbasa ako multiple entry, nag-apply ako multiple entry, pero single entry lang yung binigay sa akin. Pero dati, same lang lahat, multiple or single, 950 lang. Pero ngayon, 1,450, pero ibabalik yung 500 pag hindi kayo nag-grant ng multiple entry tourist visa. So, ito na yung mga documents na sinubmit ko. Bali, unang-una, syempre, meron akong cover letter. Basta, hindi naman requirement ang cover letter, pero mas maganda, advisable siya, lalo na dun sa mga may mga kulang na dokumento na isasubmit, like yung mga kulang sa walang ITR, may walang kung ano pa, or kasi dun may explain sa cover letter eh. Pero sa akin, gusto ko lang mag cover letter kasi last 2019 nung nag-apply ako ng multiple tourist visa, wala akong cover letter, pero meron namang isang form na doon mo isusulat yung reason mo kung bakit gusto mong mag-apply for multiple tourist visa. May mga na-aprubahan ng multiple entry tourist visa nang walang cover letter, pero meron din namang malaking tulong din siya para mag-grant ka ng multiple tourist visa or single entry kung meron kang kulang na mga dokumento, or para ma-explain mo ng maayos kung bakit wala ka ng mga dokumentong yon. So, bali, ito lang para sa lahat, pag hindi ka, wag na wag ka palang magsasubmit ng mga peken dokumento or forged documents, kasi may karampatang parusa yan, automatic rejected ka, tapos may mga ibang punishment pa yan. Kung hindi mo kayang i-provide yung mga documents na kailangan, gumawa ka ng cover letter, i-explain mo. Or kung maghanap ka ng alternatives, kunyari wala, kulang yung pera mo sa banko, maghanap ka ng guarantor, family member na guarantor mo, or syempre sasabit mo din yung mga dokumento ng guarantor mo, tapos hindi mo na kailangan magpasa ng sarili mo ng bank statement, or pwede ka magpasa kahit na kulang, pero sinusuportahan naman yun ng guarantor mo. And kunyari wala kang ITR, explain mo din sa cover letter mo kung bakit ka wala kang ITR, like yung iba, yung mga OFWs walang ITR, or yung iba na mga OFWs meron silang katumbas na ITR sa bansa na pinagtatrabaho nila, or kung meron kakilala minimum wage earner siya, wala siyang ITR, nagsubmit siya ng cover letter explaining na wala siyang ITR kasi sumusunod minimum wage earner siya, pero nag si-set aside siya ng saving ng sweldo niya for travel
Tapos, yun, naprobahan naman siya. And kung walang-wala talaga, hindi mo talaga kaya i-provide yung mga documents, wag na lang muna mag-apply ng tourist visa. Kasi pwede naman yan sa susunod na lang kung kaya mo nang i-provide. Basta wag na wag kang mamimeke ng mga dokumento. Kasi yung sa akin dati, hindi pa ako nag-a-apply talaga kasi kulang pa yung pera ko. Pero in-establish ko muna yung savings ko. No? And yung... Pwede ka naman, pati yung ITR ko, hindi pa siya, hindi pa ako regular sa trabaho, hindi pa rin ako, yung ITR ko hindi pa buo for the whole year. So, hindi pa muna ako nag-apply ng visa. Pero pwede naman yun, i-explain mo lang sa cover letter mo. Pero sa akin, personal choice ko na hindi muna. So, ngayon, ito na yung cover letter ko. Pero hindi, ulitin ko, hindi siya required talaga. Pero yun nga, base sa sinabi ko kanina na may mga instances na kailangan mo talaga mag cover letter or required siya. Pero sa akin, pwede namang hindi. Pero naggawa ako. So ito yung ginawa ko, dapat yun. Pero nakalagay, naka-address sa taas kung para kanino. Ayan, sa Consul General. Kukwento ko na lang muna sa inyo yan. To the office of the Consul General, babasahin ko. And, dear Ate Charo, hindi. Tapos yung day, tapos dear sir, madam, tapos, syempre meron tayong opening na ano, pagbati. Konnichiwa. Ganun dapat, ganun siya dapat ah. Konnichiwa. Or, basta ganun. Tapos yung first paragraph, syempre pakilala ko, I am ganito, bearer of the passport number, ganito, currently resides at ganito, and currently a regular, sa akin kasi government employee ko, permanent employee of the government-owned corporation, tapos yung company ko, then, yun. Yun yung sa akin, yung first paragraph, parang pinakilala ko yung sarili ko, and yung, ayun, strong ties ko sa Philippines, which is meron akong regular ako sa trabaho ko, tapos nagtatrabaho ako sa government corporation, ganyan, and ito yung passport number ko, yun. Tapos yung sa pangalawang paragraph na nilagay ko na nagre-request na, yung English ko hindi perfect ah, so may mga grammatically incorrect, pero ang importante na naiintindihan ng mga nakakabasa. Dapat ang ano lang dito is you have to be truthful, you have to be specific and honest sa letter mo. So sa pangalawang paragraph ko nilagay ko, I'm writing in your good office to request that I be granted a multiple entry tourist visa in Japan. I have been to Japan, entered around Tokyo last ganitong year, and instantly fell in love with the beauty of Japan. Pero hindi mo na kailangan bulabulahin kasi alam nila kung binubola mo nila sila, magang ganun. Kasi yung mga ano, kung ano-ano pang mga magagandang pananalita. Pero kung ano, simple lang. Kasi ako, yun talaga, nagandahan ako sa Japan nung unang punta ko. Tapos nilagay ko na I will be flying again this coming blank date until ganito to anong region. Nilagay ko to ganitong place. And in my attached itinerary, yun. Tapos, yun lang. Tapos, yun nga. The main reason I'm humbly requesting for a multiple entry tourist visa is I will come back to Japan next year. Tapos, nilagay ko yung specific month kung anong reason. Kasi gusto ko makakita ng cherry blossom sa ganitong month. And I am also planning back to go to your lovely country every year to experience all seasons and visit other prefectures. So yun, dun sa second paragraph, dun mo na ilalagay lahat ng kung bakit ka nag-request ng multiple entry tourist visa. Ay, yun lang pala yun sa akin, pero bahala kayo sa inyo. Tapos, dun sa third paragraph, inassure ko sila talaga na wala akong balak mag TMT or maghanap ng trabaho dun. Saka, ayan, babasahin ko na lang ha. I have been traveling across the Philippines and I have always been a law-abiding citizen. I also traveled to other countries and have never experienced any issues with the immigration and law enforcement during my stay in each of them.
Ayun, yun. Attach our all my documents and visa for visa application, ganyan, ganyan. Yun ang sinabi ko. Kasi totoo naman, wala naman akong balak magtrabaho in, sa lahat ng mga napuntahan kong bansa. Tourism lang talaga. Hindi ako nag-overstay. Wala akong binayulate na law. Napakabait ko. Tapos yun, closing na. I respectfully request to be granted a tourist visa with a multiple entry. Thank you for your kind consideration. Arigato gozaimasu. Yun. Sincerely, just pinirmahan ko. Yun yung una kong requirement. Tapos ang sumunod ay yung ano na. Visa application. Ito siya. Yung blanco na lang yung pakita ko sa inyo. Makikita nyo yung ano ko. Mga documents kong iba. Ay, yung mga personal information ko. So, saan ba yun? Oh. So, ito ang itsura ng form. Ng main form. Ayan. Dati, tapos magpapasa kayo ng passport size na picture, isusulatan nyo ng name and birthday sa likod. Tapos agency na yung magdidikit dyan. Pero yan yung ano. Na-downloadable to sa website ng Japan Embassy sa Manila and sa yun sa main Japan website. Yan siya. Tapos may second page. Ito yung second page. Yan. 2 pages lang. Tapos fill out nyo na. Yung picture pala, pwedeng 2x2, pwedeng passport size. Kasi few years ago, 2x2 ang pinasa ko. Tapos, this year, nung chineck ko yung updated, passport size na. Pero may mga nagpapasa pa rin na 2x2 tinatanggap naman. So, eto na. Tapos, syempre, kung magre-request ka ng multiple entry tourist visa, meron kang isa pang form. Ayan. Kung makikita nyo yan. Request for multiple tourist visa. So, may mga category dito kung sino-sino mga pwedeng mag-apply ng tourist visa. When, number 1, frequent traveler to Japan. Tapos, may mga subcategory. Tapos, number 2, regular employee by the following enterprise and his spouse. Yung, ano, yun, may mga subcategory din, public or government enterprise, kung ikaw ay nagtatrabaho sa top 100 company in the Philippines, may mga ganon. Pero, downloadable din to sa website ha, ng Japan at ng Japan Embassy. Tapos, 3 cultural intellectual figures. Tapos, 4, a spouse siya Japanese in the Philippines. Basta yun. Sa akin kasi, tinikmar ko yung a frequent traveler to Japan. Tapos, yung who has traveled to Japan twice. Hindi. Who has sufficient financial capacity and who has traveled to Japan within the last 3 years. Yun ang kinlik ko. And yung number 2, a regular employee by the following, by a government enterprise. Yun. Ayan. Basta check nyo na lang sa website or kung ililink ko sa description box, ililink ko na lang. Tapos meron sa baba yung reason kung bakit ka nagre-request ng multiple entry tourist visa. Actually, hindi naman hindi necessary yung cover letter para mag-request ka ng tourist visa, ng multiple. Kasi meron naman siyang ganito. May isa pang form for multiple entry. Pero nga, basta yung sinabi ko kanina, nasa sa inyo yung kung gusto nyo mag-submit ng cover letter. Pero advisable na mag-submit ng cover letter para ma-explain nyo lahat. Pero dapat, ano nga, precise. Tapos yun. Ano pa is yung ito. Ito naman yung schedule of stay. Ito yung sura ng schedule of stay. Download, nada-download din yan. Actually, pwede kong gumawa ng sarili mo pero may mga format na sa internet. Ayan. Nakalagay dyan yung dates na kung ilang days kayo. Tapos kung ano yung mga details, mga activities mo sa isang araw. Ganito lang kasimple. Huwag na kayong mag ano-anong kunya-kunyari na ng mga sobrang detalye. Tapos ang sa akin, ayan, pati yung hotel nyo, ilalagay nyo dyan. So yun, ano ba ba? And yung bank certificate. Bank certificate, ito yung sa akin sa land bank. Ay, nakita nyo yung ano ko. Ayan, sa land bank.
hindi ko pakita yung mga ano ah, laman. So bali ang dapat ang importante, wala naman nire-require pero alam na yan ng bangko nyo kung paano kayo kapag nag-request kayo, alam na ng bangko nyo. Pero basta sabihin nyo lang na for visa application. Pero ang importante kasi yung kung kailan mo dinate opened, tapos kung kailan, kung magkano yung amount at kung kailan yung ADB. Sa akin 6 months ADB nilagay ng bangko ko, yung ni-request ko din sa bangko 6 months ADB yung, kasi doon makikita kung, ewan ko, parang kasi pag makikita pag isang bagsakan lang nilagay yung pera mo, makikita doon sa ADB. Tapos yung iba nag-a-attach pa nga ng bank statement eh, pero sa ako hindi na ako naglagay. So, dalawang savings, kung ilang bangko, basta mo, kaso lang may bayad kasi yung iba na bank statement pag hihingi ka. So, kung ilang bangko ka meron, mas maganda isubmit mo lahat. Tapos, yun. Yun lang. Tapos, ITR. Ayan, ito. Ayan, 2316. Pero kung may business ka, yung business tax mong isasubmit mo. Ayan, 2316. Ayan. Basta yan. Ganyan siya. Tapos, and nagsubmit din ako ng Certificate of Employment and Compensation. So, ito yung itsura. Siyempre, tatakpan natin yung ano, yung ano natin, company. Basta, alam na yun ng HR nyo. Hingi na lang kayo sa HR nyo ng ganyan. Ano pa bang sinubmit ko? So yun. Wala na. So yun lang. Wala na. Tapos yung passport size na picture, yun lang. Kung may mga tanong kayo, mag ano na lang kayo sa comment box, then sasagutin ko kayo. I think that's it guys. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Don't forget to be awesome. Na hate much lapisa.